First Friday ngayon, kaya marami sa ating mga kapuso, madaling araw pala, nasa Quiapo Church na para magsimba. Live mula sa Maynila, narito ang unang balita ni Von Aquino. Von, maayos naman ba ang sitwasyon dyan sa paligid ng Quiapo Church? Maris, kasabay nga nung maagang pagsisimba ng mga deboto dito sa Quiapo Church ngayong First Friday, isa na mga pagdami ng mga nakapark ng sasakyan dito sa gilid ng simbahan kaninang madaling araw. Pasado las 4 nga ng madaling araw, dalawang lane lamang yung nadaraanan ng mga motorista. At bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko sa lane na patungong Loton dahil dito. Ayon sa MTPB, pinapayagan lamang ang pagpapark sa 3rd at 4th lane sa First Mass. Pagdating naman ng alas 5 ng umaga, pinalis na ng mga tauhan ng MTPB ang mga sasakyan na nakapark sa mga nasabing lane. Ang Hidalgo Street at Carriedo Street naman malapit sa Quiapo Church maluwag dahil sinunod ng mga vendors ang blue line na itinakda ng local government para hindi sila makasagabal sa kalsada. Gayon din ang mga vendors sa Plaza Miranda na hindi na nakahambalang sa gitna. May mga ilang sampagita vendors lang na pinapayagan sa mga entrances ng simbahan. Madaling araw pa lang, mahaba na rin ang pila sa pahalik sa imahe ng itim na Nazareno. Maris, tingnan naman natin ang daloy ng trapiko dito sa Quezon Boulevard. Sa mga oras na ito, yung lane na patungong Quezon City ay maluwag pa naman. Ano? Ito na mga lane na patungong Loton, ito yung medyo nagkakaroon ng konting pagbabagal. Dahil dito sa mga jeep, nakikita nyo naman, ano? At doon sa mga private na sasakyan na nagbababa at nagsasakay ng pasahero dito sa gilid ng simbahan. At dito naman, Maris, sa aking likuran, makikita nyo, no, yung napakahabang pila na ng mga deboto na nakapila nga doon sa pahalik sa itim na Nazareno. Ang ginawa nila, Maris, itinabi na doon sa may mismong gilidong simbahan, ano, yung para hindi na nila ma-occupy yung isang lane itong Quezon Boulevard. Tiyan muna ang latest mula rito sa Quiapo. Balik sa'yo, Maris. Maraming salamat, Von Aquino.